Hi guys! Kumusta kayong lahat? Ganitong luto naman ang talong ang gawin nyo na sigurado akong mga anak nyo pihikan sa gulay, siguradong kakain sila dito. Pag ganitong luto ng talong ang gawin nyo, masarap na, ang dali lang din gawin at only few ingredients lang. Tingnan nyo naman po, sino ba makakala na talong pala itong ginawa nyo? Hindi talaga nila malalaman na talong pala ito. Ang sarap pala pag ganitong gawin sa talong, gawing eggplant fries. Masarap talaga siya, pwede pang merienda. Gagamit lang ako dito ng 2 pirasong talong, babalatan ko lang tong talong natin, tatanggalin ko lang tong skin dito para naman hindi talaga malalaman ng mga anak nyo na talong pala tong lulutuin natin ngayon. Pagkatapos ko ng balatan, hinugasan ko na po to, tapos ikat ko lang ng maliit para madali lang maluto. Pero kung ayaw nyo tanggalin ang balat ng talong, pwede naman din po. So pagkatapos ko to nakat, ilagay ko lang sa strainer, ilagay ko dito sa cooking pot, tapos lulutuin lang natin until maging malambot na yung talong natin. Gagamit din ako dito ng ham, pwede rin kayo gumamit dito ng hotdog kung wala yung ham. Tapos, ikat ko lang to ng maliit. Once na okay na, set aside ko lang muna to. So, itong talong natin luto na, ilagay ko lang dito sa bowl. And then, gagamit ako ng masher dito at i-mash lang natin tong talong natin. Pagkatapos ko na mash, ilagay ko na dito yung 3 slices na tinapay. Ayan, i-shred lang natin tong tinapay. Anyway, kung bago ka pala sa aking Facebook page, my name is Riza. Please, paki-follow para may updated kayo every time na may bago tayong upload. Ayan, i-mix lang natin ng maayos. Durugin talaga natin yung tinapay until ma-form na siya na parang daw. Kung mayroon kayong food processor sa bahay, pwede po yun gamitin yung pandurog sa tinapay. So, nag-add pala ako dito ng 2 slices na tinapay, 5 slices na tinapay ang nagamit ko dito. So, ngayon, ilagay ko na dito yung ham natin. Tapos, maglagay na rin ako ng oregano, black pepper, and granule seasoning. And then, paghalo-haloin lang natin. Tell me where you're watching from and comment ka sa baba kung taga saan kayo para next video natin, ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Maglagay na rin pala ako dito ng 3 tablespoon na cornstarch and then paghalo-haloin lang natin to ulit. Shoutout muna tayo kay Inday Gamay from Zambales. Lindy Astada from Biliran, Leyte. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. Ayan, mag-scoop lang ako ng mga around 1 tablespoon tapos i-shape lang natin ng pastiks. Ayan po, parang fries po ang dating dito. So repeat nyo lang until magawa nyo lahat. If you're still watching this point, it means nagustuhan nyo yung recipe natin. So paki-heart na tong video na to at comment kayo sa baba. I love talong fries. Ayan, nagawa ko na lahat. So nagpaint lang ako ng oil dito at i-fry lang natin ito until maging golden brown color. Mga mami, meron na naman kayong bagong idea ngayon na pwede nyong gawin sa talong. Napakasarap nito at sigurado akong pag ganitong luto ng talong ang gawin nyo, siguradong magustuhan ito ng buong pamilya nyo, lalo na yung mga anak nyo na hindi mahilig sa gulay, siguradong kakain sila dito. Ayan, balibalik na rin lang natin para pantay-pantay ang pagkaluto dito. Once na okay na, hanguin na natin to. So ito okay na to, luto na. Ilagay ko lang to sa strainer para tumulo yung excess oil dito. Diba, napakadali lang talagang gawin ito. In just few minutes, mayroon na kayong masarap na talong fries. Masarap talaga ito pang merienda. So ngayon, ilagay ko lang ito sa plate para sa plating. And then, gagamitin ako dito ng sauce. Mix ko lang yung ketchup and mayonnaise. At ayan, oh, tingnan nyo naman po kung gano'ng kasarap tong talong fries natin. Masarap talaga siya. Kaya mga mami, try nyo na. Anyway, sana may natutunan kayo sa akin today. Huwag kalimutan, follow nyo yung Facebook page natin. Stay safe everyone. Happy cooking. Enjoy. God bless you all. Pakishare na din itong video na to sa mga loved ones nyo para may idea rin sila. Maraming salamat po.